sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. What's up guys, welcome back sa aking channel. Sa video nito, mayroon lang akong kunting ibabahagi sa inyo ng kunting discarte sa paggawa ng lababo. Ang gagawin natin ngayon, wala tayong bimbo, pero magawa tayo ng lababo. Ayan, may nagawa na ko sa countertop ng lababo, pero dito nakabend. Ngayon ang gagawin natin ng lababo, hindi natin ipapabend kasi mangyari kasi walang sapat na pagka siya sa 60 by 40 na lababo, walang materialas na para doon. Kaya ang gagawin natin yan, i-welding na lang natin. Ayan. Panoorin nyo na lang video na ito. Hanggang dulo. Wala kang materialas na sapat. Na sapat dito sa 60 by 40. Yun ang ipapakita ko sa inyo. Isa sa mga discarte ko. Halimbawa, 4 inches, kinat ko na lang siya. Instead na kung may materialas tayong sapat dito, imbis na ipabind mo siya dito, tsaka doon, hindi ka na mag-welding dito. Ngayon, ang ginawa ko, winelding ko lang siya kasi nakakat kasi wala akong materials na magagamit. Ginawa ko na lang yung paraan para magagawa ko. Ito lang, pinapagsakan ko lang siya ng pakos para matibay din. Sa corner naman, ang ginawa ko, dahil wala nga rin akong mahabang plancha na magamit. Ang ginawa ko, nagputol na lang ako ng round tube na 1 inches, sinati ko sa apat, yun ang nilagay ko sa corner. Okay naman siya sa nalinis ko. Ayan, nalinis. Okay naman. Isa pa sa mga diskarte ko, halimbawa, mag-welding tayo dito na para maiwasan ang pagtagusin na sa ilalim na hindi mga bukol-bukol or tatalas, parang may mga sumay-sumay. Ang diskarte lang yan guys. Ilalagyan ko lang yan ng masintip. Tulad nito. Ayan. Ilalagyan ko siya ng masintip para hindi talaga mapigilan niya yung pagtagus ng welding. Ayan, dito may natira pa kung hindi na welding, hindi ko natapos, inabot ng brick time. Kaya ngayon, ipapakita ko rin sa inyo. I-welding ko to, kung ano ba talaga ang resulta mamaya. Ayan, lalagyan ko muna to ng masking tip. Mga 4 na W guys na masking tip. Ayan, lalagyan ko muna ng masking tip. 4 na W to guys na masking tip. Ilalagay na natin siya dito kung saan tayo part mag-welding. Ayan. Ito guys ang isa sa mga diskarte ko pag nag-welding ako ng manifest. Ang mini-welding ko kasi ngayon ay 0.9 mm. Ginagamitan ko lang siya ng masking tip pag manifest para mapigilan niya yung pagtagos ng welding natin kasi tulad dito, pag nag-welding tayo, hindi naman kasi natin na perfect yan na awas 100% na hindi tayo minsan mapapapindit ng malakas. Well, mapipigilan niyo guys sa masking tip na yun ang pagtagos niya. Ayan, ipakita ko ngayon sa inyo, i-welding ko na to. Ayan po ang amperahin natin, 65 lang po amper. Ayan, dito naman tayo sa gauge. Dito naman tayo sa gauge ng ating argon. Ayan. Dito lang kayo titingin guys, ayan. Bago po siya nag number 5, halos kalahati, bago number 5, yan po ang lakas ng aking gas. Ayan, nasa unang guwit nga lang siya. Oh. Ang size pala ng ating tungsten ay 2.4. Inuulit ko guys, yung welding ko ay 0.9 mm lang po. Welding na natin ito, baka welding ko ng gas.
Hey guys, tayo natin yung mas tipid. Tingnan natin kung anong resulta. Ayan. Hindi ito. Ayan. Tingnan naman yan, walang bukol-bukol. Kung anong tama niya sa likod, sa pinagbundingan ko, dito, kung anong tama niya dito. Ayan. Hindi nang lumabas dito. Ayan. Ayan. Ayan ang baho nating welding. Ayan guys, na ikabit ko na yung ating lababo sa ating countertop na stainless. Ayan po. Na-spot ko na siya. Isa pa sa mga discarte dyan guys. Kailangan pag nag-welding tayo ng maninipis, dapat dikit-dikit po ang ating pag-spot bago natin i-pull weld. Tulad yan, no? Dikit-dikit po ang pagka-spot. Ayan po. At ito guys, hindi ko na ito siya lalagay ng masking tape sa kabila. Kasi ipakita ko rin sa inyo kung anong kaibahan ng may masking tape. Tulad nito dito, diba? Nilagyan ko ito ng masking tape. Ipakita ko naman sa inyo yung kaibahan niya ng hindi na nilalagyan ng masking tape. Kasi kung ano, kasi doon sa ilalim, hindi naman gaano kita yun. Kaya hindi na natin lalagyan. Para makita nyo rin yung kung ano ba talaga ang kaibahan. Bid ko na lang kayo pag na-pull weld ko na to. A few moments later. Ayun guys, na-pull weld ko na po lahat. Ayan po ang naging result. Ayan, pull weld po na lahat yan. Tingnan naman natin sa likod. Yung sinasabi ko kanina na ang pinagkaiba niya sa walang masking tip. Dito tayo sa ilalim. Ayan po. Yan ang kaibahan niya ng walang masking tape. Parang may mga bukol-bukol. Ayan o. Ayan. Kaysa dito, tingnan niyo guys. Ayan. Yung nilagyan natin ng masking tape. Kakaunti lang ang kanyang mga bukol-bukol. Pero halimbawa, veterano ka na. Kaya mo naman na walang masking tape. Maganda na yung pulso mo. Eh, hindi natin kailangan lagyan yun. Kasi, mahirap din linisin pag may masking tape. Kasi, napakadikit nun. Yung masking tape na yun, dikit na dikit sa stainless. Ayan guys, linis na lang po ang kailangan dyan. Linis ko na siya, pero hindi pa yan as in tapos. I-retouch pa yung kanyang hairline. Ayan na po. Ayan. Ayan guys, ginawa po tayo nagtatapos. At kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like naman. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang maraming maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang ang next update ko. God bless you all. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.